Marami sa ating mga Pilipino may tinatawag na sweet tooth, mahilig sa matatamis. Naaalala mo ba ang Candy Crush? May kung anong kakaiba sa laro na sobrang nakaka-addict na mahirap iwasan. Siguro ito ay dahil sa social media integration na nag-transform sa laro bilang isang $1 million na app phenomenon. O baka naman dahil sa mga mukhang masarap na candies na nagpapakiliti sa batang puso natin. Alin man sa dalawa, pinatutunayan lang nito na ang pagmamahal ng mga Pilipino sa candies ay buhay pa rin maging offline man o online. Isang halimbawa nito ay ang mga klasikong Pinoy candies. Maaaring hindi na natin sila madalas nakikita araw-araw, pero sapat na ang kanilang presensya para magbalik-tanaw tayo sa ating mga inosenteng kamalayan. Panoorin natin ang 6 na kahanga-hangang candy facts na tiyak na magpapasaya sa iyong matamis na ngipin. Ang cotton candy, na orihinal na tinawag na fairy floss, ang mga school events o kahit anong trip sa perya ay hindi kumpleto kung walang malambot at matamis na cotton candy. Dating tinawag na fairy floss, ang cotton candy ay naimbento ng 4 na lalaki, isa sa kanila ay isang dentista. Noong mga huling dekada ng 1890s, ang dentista na si William Morrison, kasama ang candy maker na si John Wharton, ay nakakuha ng patent para sa unang electric cotton candy machine. Gamit ang centrifugal force, ang machine na ito ay tinutunaw ang granulated sugar at ginagawang flossy, masarap na filaments ng candy. Ang fairy floss ay naging matagumpay sa 1904 World's Fair sa St. Louis at nakabenta ng 68,655 boxes sa presyong 25 cents bawat isa. Noong 1972, isang automatic candy machine ang ipinakilala na nagresulta sa malaking pagtaas ng produksyon ng cotton candy. Di nagtagal, ang fairy floss ay naging kilala na lamang bilang cotton candy, mula sa stork hanggang sa star. Noong kasikatan nito, ang stork ang ultimate Pinoy menthol candy. Isa itong consistent bestseller para sa mga takatak boys at ang paboritong breath freshener ng maraming smokers. Sobrang sikat ang produktong ito kaya't isinusupply pa ito hanggang sa US. Base sa kanilang tagline na, "Stork, masarap kasama," mukhang sobrang promising ang future ng classic na Pinoy candy na ito. Tama nga ba? Noong 1996, inilantad ng Los Angeles Times na ang mga balot ng stork ay umano'y naglalaman ng mataas na antas ng lead na mapanganib. Mabilis na bumagsak ang Stork Products Incorporated, SPI, ang gumagawa ng candy. Si Jacinto ng Rebisco ang sumaklolo at bumili ng 60% ng kumpanya. Sa huli, bininyagan ng stork bilang star na halos pareho ang packaging. Ang yema ay maaring galing sa mga construction leftovers. Ang yema ay ang salitang Kastila para sa egg yolk. Kaya't hindi nakakagulat na sikat din ang candy na ito sa Espanya, kung saan kilala ito bilang St. Teresa's Candied Egg Yolks. Pero saan nga ba talaga nagmula ang matamis at malinamnam na candy na ito? Wala pang ibang tiyak na pinagmulan nito. Pinaniniwala ang produkto ito ng ingenuity at resourcefulness. Noong unang panahon, wala pa ang semento para sa konstruksyon ng mga bahay. Kaya naman, ginagawa ng mga tao ang kanilang mga bahay na mas matibay gamit ang apog na pinagsama-sama ng balat at puti ng itlog. Dahil dito maraming pula ng itlog na hindi nagamit. Upang hindi masayang, nagsimula ang mga tao na lumikha ng mga recipe na base sa itlog tulad ng leche flan at syempre, yema. Ngayon, pwedeng ihanda ang yema bilang mga candy na hugis pyramid na nakabalot sa mga makulay na cellophane o bilang yema balls na binudburan ng masarap na caramel syrup. Pastillas de leche at ang nawawalang sining ng pabalat. Ang mga pastillas de leche na makikita natin ngayon ay karaniwang nakabalot sa puting papel. Mukhang mas simple sila kumpara sa mga komplikadong disenyo ng papel na gawa sa San Miguel, Bulacan, na itinuturing ng marami bilang pinagmulan ng pastillas de leche. Nadinig ko na yata yan. Inspired ng mga sining mula sa Aztec at papel picado ng Mexico, ang pabalat ay kadalasang ginagamit bilang dekorasyon o centerpiece sa mesa. Ang mga pabalat na ginagamit sa pagbalot ng pastillas de leche ay madalas na nauuwi bilang regalo sa kasal o pasalubong. Mahirap at komplikado, ang sining ng paggawa ng pabalat ay nasa bingit ng pagkaubos na. Ang mga ilan na lamang na nagtataguyod nito ay nasa kanilang 70s o 80s na ngayon.
Ngunit dahil sa mga pabalat expert tulad ni Aling Nene Ocampo, umaasa tayong mabubuhay pa rin ang naturang sining at magpapatuloy sa pagpapakita ng yaman ng kulturang bayan. Nips ay ang baligtad ng salitang spin. Ang Nips Candy Coated Chocolate ay isa sa mga bagong produkto na ngayon ay may tatak ng Jack and Jill. Galing ha? Hindi alam ng marami, ang Nips ay ang anagrama o ang reverse form ng salitang spin na naglalarawan sa prosesong pag-ikot na ginagamit upang likhain ang mga kaakit-akit na candy na ito. Ang Nips ay isa lamang sa mga sikat na merienda at candy sa ilalim ng Jack and Jill. Ayon sa pangalan nito, ang Jack and Jill ay nagmula sa sikat na tula sa nursery rhyme. Pinili ito ng may-ari na si John Gokongwei dahil may magandang tunog ito, madaling matandaan, at higit sa lahat, ito ay isang pangalan na madaling makikilala ng mga bata. Lala Milk Chocolate ay pinangalan alinsunod sa apat na magkakaibang tao. Sa loob ng mahigit na apat na dekada, ang Lala Milk Chocolate ay naging paborito sa maraming lokal na sari-sari store. Yayamanin ka, Bes! Malaking halaga na kasi ang 5 piso noon na presyo ng Pinoy-made chocolate na Lala. Matamis pero hindi sobrang matapang, itong candy na pinagtatagpo ang pastillas at tsokolate ay minamahal sa madaming henerasyon ng mga Pilipino. At para sa mga mahilig sa mga kwentong rags to riches, swak na swak ang kwento ng pinagmulan ng Lala Milk Chocolate. Noong 1973, ang mag-asawang Bicolano na sina Luvimin at Salvacion Belaro ay lumipat sa Maynila kasama ang kanilang 4 na anak. Dahil sa kahirapan, napilitan ang pamilya na lumipat sa Balagtas, Bulacan kung saan si Ginoong Belaro ay nagtratrabaho sa araw at gumagawa ng kamote candy kasama ang kanyang pamilya sa gabi para lang maitaguyod ang kanilang pangangailangan. Ang pamilya ay nagdagdag ng cheese pastillas sa kanilang simpleng negosyo. Isang araw, aksidenteng nagawa ni Ginoong Belaro ang chocolate from the pastillas mixture. Upang makatipid ng mga sangkap, nagpasya siyang ibenta ang mga tsokolate at nagdasal na magustuhan ito ng mga customer. Lumabas na bestseller ito at tulad ng sinasabi ng marami, the rest is history.